Bago tayo magsimula mga kaninuno, muli gusto kong magpasalamat kasi marami sa inyo yung sumasagot talaga sa ating mga katanungan. Kaya titignan ko uli kung karamihan ba sa inyo ay nakikinig ng maigi sa ating kwento. Kaya ang tanong para sa video na ito, ano ang tangan ni Goryo? Hashtag letter A kung bertud ng tatlong duwending puti, at hashtag letter B kung gayuma. Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Simulan na natin ang kwento. Matapos ng labanang naganap kinatandang Ramos, napatunayan ni Simon kung gaano kalakas ang kanyang ama. Lumipas ang ilang buwan, nagpa siya si Simon na magtrabaho sa bayan dahil na din sa pag-uudyok ni Jose. Naisipan ni Simon na mas mabuti ang makapagtrabaho siya para kahit papano ay matulungan niya ang kanyang ama sa mga gastusin nila sa kanilang bahay. Pagsasaka ang kinabubuhay nila, kadalasang pagtatanim ng kamote at mga gulay at hindi buong taon nakakaani. Kaya naman medyo mahirap ang kanilang buhay pagdating sa pinansyal na aspeto. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at pumayag naman ito. Alam din ni Ramulo na kaya ng pangalagaan ni Simon ang kanyang sarili. Kaso nga lang, dahil sa trabahong pinasuka ni Simon, hindi niya akalaing magagamit niya ang taglay niyang lakas. Unang araw ni Simon sa trabaho, itinuro ni Jose ang mga dapat niyang gawin. Isang bodega ng bigas sa pagmamay-ari ng gobyerno ang napasukan nila. Bago sila magsimula sa trabaho, iniikot muna sila ng tagapamahalan ng bodega na itago na lang natin sa pangalang Mang Nestor. Medyo tago ang bodegang iyon, nasa gawing dulo ng bayan malapit sa mga palayan at ang paligid nito ay kagubatan. Napansin din ni Simon na napakadaming armadong gwardya doon sa lugar. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtanong kay Mang Nestor. Alam niyo, medyo mapanganib ang lokasyon ng lugar na to. Maraming rebelde sa paligid ang naghahangad na sirain ang bodega. Eh bilang bahagi daw ng kanilang paghihimagsik sa pamahalaan. Wika ni Mang Nestor. Nagkatingin na naman si Jose at Simon at sabay na tumango. Huwag po kayong mag-alala manong, magiging maingat po kami. At isa pa, wala din po kayong dapat ikatakot dahil may mga gwardiya naman po, di ba? Tugon ni Jose. At kaagad naman silang iniwan ni Mang Nestor upang makapagsimula na sa trabaho. Nagustuhan ni Simon ang kanilang gawain sa bodega dahil mababanat ang katawan niya at magagamit niya ng maayos ang taglay niyang mga mutya. Naging mapayapa naman ang unang araw ni Simon sa trabaho. Hanggang sa dumating ang isang araw, may namataan siyang dalawang lalaki na napadaan sa harapan ng bodega na tila ba nagmamanman. Kaagad niyang sinabi kay Jose ang nakita niya. Ngunit, sinabihan lang siya ni Jose na baka may hinahanap lang ang mga ito. Pero hindi kumbinsido si Simon dahil ilang ulit niya nang nakikita yung dalawang taong yon. Kaya pagsapit ng hapon, nagpa siya si Simon na magpaiwan sandali upang manmanan kung ano ang mangyayari sa bodega. Nagtago siya sa mga puno sa paligid. Pagsapit ng dilim, muling nakita ni Simon ang dalawang kalalakihan at meron silang dalang galon. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang galon at ibinuhos ang laman sa paligid ng bodega. Kaagad pumasok sa isip ni Simon na tama ang hinala niya. May masamang pakay ang mga ito.
kaagad siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Hoy! Kayo dyan! Anong ginagawa nyo? Wika ni Simon. At laking gulat niya nang biglang naglabas ng baril ang isa sa mga ito. Bigla siyang pinaputukan. Bumagsak si Simon dahil tinamaan siya ng bala. Pero bigla na lang siyang tumayo. Kinapa niya ang kanyang dibdib kung saan tumama ang bala. Maging siya ay nagulat din. Dahil hindi man lang ito tumalab sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan dahil sa nakita nila. Dali-dali nilang sinindihan ang botega. Akmang tatakbo sana sila. Ngunit laking gulat nila dahil nasa harapan nila si Simon. Dalawang malakas na suntok ang ibinigay ni Simon sa kanila. Dahilan para mawalan ng malay ang dalawang lalaki. Kaagad niyang inapula ang apoy. At maya-maya pa ay dumating na ang mga gwardyang nakatalaga ng gabing yun. Oy! Anong nangyari dito, Simon? Sino yung mga lalaking yan? Tanong ng isang gwardya. Nakita ko lang sila kaninang umaga na umaaligid. Kaya minanmanan ko po yung bodega. Hanggang sa ito na nga po, tinangka nilang sunugin yung lugar natin eh. Wika ni Simon. Habang sinisipa ang dalawang tao na nakagapos at wala pa ding malay. Ang hinala ng mga gwardya. Ang mga kalalakihang yon ay kasapi ng pangkat ng mga rebelde. Kaya minabuti nilang tumawag ng kapulisan sa bayan. Pagdating sa istasyon ng pulis, laking gulat ni Simon nang makasalubong niya ang dalawa sa mga pulis. Ito yung taong pumunta sa bahay nila ni Ana. Nilagpasan lang siya ng dalawa at buong akala ni Simon ay hindi siya nakilala. Pero matapos ng pakay nila, habang nasa daanan pa uwi ay hinarang siya ng mga kapulisan. Ay, teka sandali. Di ba ikaw yung binata sa subukan doon sa plaza? Yung nagpatumba kay Bato? Malakas ka din, bata. Oo nga pala, gusto ko sanang bilhin yung agimat mo. Sabihin mo kung magkano mo binibenta yan. Kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Tanong ng pulis. Ngunit tumanggi si Simon. Nako, pasensya na po kayo pero hindi ko po alam yung sinasabi niyo, sir. At isa pa, kung may hawak man po kong agimat, hindi ko po ipinagbibili. Kaya pasensya na po ah. Mauuna na po kami. Medyo gabi na rin po kasi. Tugon ni Simon. Ngunit hinawakan siya ng pulis sa balikat. Ay, alam mo ba yung dalawang tao na dinala nyo? Matagal nang hinahanap ng kapulisan. Dahil kasapi sila ng mga rebelde. At kapag hindi kayo nagsampa ng kaso sa kanila, makakalaya yon. At siguradong babalikan kayo. Pero dahil mabait ako at gwapo, may iaalok ako sa'yo. Ipagbili mo sa akin yung agimat mo at kami nang bahala sa proteksyon nyo. Wika ng pulis. Ngunit hinawi ni Simon ang kamay nito. Uulitin ko po, sir. Hindi ko po ipinagbibili ang agimat ko. At kaya po naming ipagtanggol ang sarili namin. Sige na po. Maraming salamat po sa oras. Mauuna na po kami. Wika ni Simon. At kaagad na ding nagpatuloy sa paglalakad. Nang malapit na sila sa bodega ay sinalubong sila ni Mang Nestor. Naku, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Eh Simon, ano bang nangyari? Nakarinig ako ng putok ng barila. Alalang wika ni Mang Nestor. Ipinaliwanag ni Simon ang mga nangyari. At dahil doon, niyaya sila ng matanda na doon muna matulog sa bahay niya. Sa bodega lang kasi natutulog si Simon at Jose. Pumayag naman ang dalawa. Ngunit ang hindi nila alam, sinundan sila ng dalawang pulis. Pagkarating na pagkarating nila doon sa bahay ng matanda, kaagad silang pinaulanan ng bala ng mga ito.
Dali-daling niyapos ni Simon ang matanda. At si Jose naman ay kaagad na sinugod ang dalawang pulis. Nang maagaw ni Jose ang baril, kaagad na ding sumugod si Simon. Sinuntok niya ang lalamunan ng isa sa mga pulis, dahilan para matumba ito at hindi makahinga. At yung isa naman ay pinilayan ni Jose. Ang titigas din ng ulo niyo, no? Sinabi ko na sa inyo na hindi namin basta-basta ibibigay sa inyo yung mga gamit namin. Sana magsilbing aral sa inyo yung nangyari. At kapag inulit nyo pa ito, hindi ko na masisigurado kung bubuhayin pa namin kayo. Wika ni Simon, sabay dampot sa mga barel at binali ito sa harapan ng mga kapulisan. Matapos nun ay tumuloy na sila sa loob ng bahay ng matanda. Pagpasok nila sa loob ng bahay nito, kaagad tinignan ni Simon ang katawan ng matanda kung may tama ba. Mabuti na lang at hindi ito nadamay. Kaagad pumasok sa isip ni Simon na siguradong babalikan sila ng mga pulis na yun. Kaya minabuti nilang magmatsyag buong gabi. Kinabukasan, nagpaalam si Simon na uuwi muna sa baryo nila upang ipaalam sa tatay niya at sa guro ang nangyari sa kanila. Tiwala naman siyang kaya ni Jose na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagdating niya doon sa lugar, kaagad niyang kinausap ang kanyang ama at pinaliwanag ang buong pangyayari at kung ano ang pinagmulan nito. Matapos noon, kaagad na rin siyang pumunta sa kanyang maestra at ganun din ang ginawa niya. Pinayuhan siya nitong wag na munang magpakita sa bayan. Ngunit nagmatigas si Simon. Dahil alam niyang malalagay sa panganib ang buhay ng mga kasama niya sa trabaho, kaya't mas mabuting naroon siya upang mabantayan at maipagtanggol ang mga ito. Kaya naman ang ginawa ng kanyang maestra, ipinaliwanag ang mga posibleng mangyari dahil hindi niya mapipigilan ang kanyang mag-aaral. Simon, ang mga antingan, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kayang-kaya nilang gamitin ang kapangyarihan bilang pulis para lamang mapasuko kayo. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Ana. Nang panahong ito, napakatalamak ng korupsyon sa bayan at maraming nasa pwesto ang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Maging ang mga kapulisan, ganun din ang ginagawa. Matapos ng kanilang pag-uusap ng kanyang maestra, kaagad na bumalik si Simon doon sa bayan. Sinabi niya kay Jose ang mga binilin ng kanyang maestra, pero kagaya ni Simon, ayaw din iwanan ni Jose ang matanda at iba pa nilang kasamahan. Lalong-lalo na, may panganib sa mga rebelde at mga kapulisan. Kaibigan, kung sakaling sasalakay man sila, handa ako at alam kong kakayanin natin silang lahat. Wika ni Jose. Hindi natin alam, kaibigan. Baka may mga tangan din silang mutya o hindi kaya anting-anting, lalong-lalo na yung mga rebelde. Kaya dapat palagi tayong handa at huwag tayong magpakampante. Wika ni Simon. Kaya naman habang nagtatrabaho sila, pinagsabay nila ang pagsasanay. Sa mga nagdaang araw ay naging mas malakas ang pisikal na katawan ng dalawa. Mas naging angkop ito sa espiritwal na kapangyarihan nila. Naging mapayapa din ang ilang buwan ng pananatili nila doon sa bayan. Hanggang sa dumating ang araw na nakatanggap ng balita si Simon mula sa kanyang ama. Ayon dito, sinalakay ng mga rebelde ang mga baryo malapit sa kanila at nag-aalala ito na baka sila na ang susunod. Anak, hindi ako nag-aalala para sa sarili ko. Ang mga kabaryo natin, walang kalaban-laban. Yon ang tumatakbo sa isipan ko.
wika ni Romulo. Ako din po, Tay. Kung sakaling may sasalakay ng mga rebelde, kahit gaano pa kayo kalakas ni Maestra, alam kong hindi niyo po kakayaning ipagtanggol ang lahat ng kabaryo natin. Maliban na lang kung... Natigilan si Simon sa pagsasalita nang dumaan sa harap nila si Tandang Marcos at Bato. Napatingin din si Romulo sa mga ito. Sa palagay mo, anak, humingi kaya tayo ng tulong sa kanila. Pero, tutulungan kaya nila tayo? Tanong ni Romulo. Wala naman pong masama kung susubukan natin, Tay. At isa pa, para naman po sa ikabubuti ng lahat yung gagawin natin. Wika ni Simon. Dahil alam nila na kaya nag-aral ng lihim na karunungan si Tandang Marcos at Bato ay para sa ikabubuti din ng nakararami. Nagkataon lang na nagkakilala sila sa maling pagkakataon. Naku anak, sana nga tama ang sinabi mo. Sana nga mapakiusapan mo si Tandang Marcos. Tugon ng kanyang ama, pero nagulat si Romulo sa sinabi ng anak. Teka Tay, sino po nagsabi na ako yung kakausap sa kanya? Di ba po dapat ikaw yung gagawa nun? Wika ni Simon at napasapo na lang sa noo si Romulo. Pero anak, imposible yung iniisip mo. Eh matapos ko siyang ilang paso, ako pa yung kakausap sa kanya. Sa palagay mo ba, lulunukin niya yung kahihiyan niya para tumulong sa mga taong nagpahiya sa kanya? Wika ni Romulo, ngunit pinilit siya ni Simon. Sa huli ay pumayag din ito. Matapos ng kanilang pag-uusap, kaagad na pumunta si Simon kay Mang Nestor upang magpaalam na magbabakasyon ng ilang araw. Kasama niya si Jose. Pumayag naman ang matanda. Dahil wala namang masyadong imbak ng palay ang bodega dahil kakatapos lang ng taniman. Nang sumunod na araw, umuwi na sila doon sa baryo. Kaso nga lang, nadismaya si Simon sa sinabi ng kanyang ama. Anak, pasensya ka na. Sinubukan kong kausapin si Tandang Marcos. Pero hindi ko magawa. Kasi hindi man lang niya ako hinarap nung nagpunta ako sa bahay niya. Wika ni Romulo. Maging ang kanyang maestra ay wala ding nagawa. Kaya naman wala ng ibang paraan kung hindi si Simon mismo ang kumausap kay Tandang Marcos. Kaso nga lang, alam niya din sa kanyang sarili na hindi maganda ang kahihinatnan ng usapan. Kinabukasan, kaagad na nagpaalam si Simon sa kanyang ama at maestra upang kausapin si Tandang Marcos. Walang kasiguraduhan ang lakad niya, ngunit sa isip ni Simon ay kailangan niyang subukan alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Pagdating niya sa tapat ng bahay ng matanda, kaagad siyang sinalubong ni Bato. Masama ang tingin nito sa kanya. Pero, hindi ito binigyan ng pansin ni Simon. Lumapit si Bato sa kanya at nagtanong. Anong kailangan mo dito? Ang lakas ng loob mong magpunta sa teritoryo namin. Wika ni Bato. Ngunit ang hindi niya alam ay narinig pala ito ni Tandang Marcos. Kaya kaagad siyang lumabas ng kanyang bahay. Tumigil ka, Bato. Hindi ganyan ang tamang pagharap sa ating panauhin. At hindi yan ang itinuro ko sa'yo. Mabuti pa, ituloy mo na lang ang ginagawa mo doon sa loob ng bahay. Wika ng matanda at kaagad na pinapasok si Simon doon sa bahay. Magandang araw po sa inyo, Tandang Marcos. Mahalaga po ang sadya ko dito sa lugar. At alam kong, wala po ako sa pwesto para hingin yung tulong nyo, pero kailangan ko po itong gawin. Bungad ni Simon, natawa lang ang matanda sa sinabi niya. Pinaupo siya nito at inabutan ng nganga. Naku,
hindi nga makakailang mag-ama kayo ni Ramolo. Yan din ang eksaktong mga katagang sinabi niya sa akin. Pero siguro, alam mo na tinanggihan ko siya. Dahil hindi ka naman pupunta dito kung pumayag ako sa hiling niya. Wika ni Tandang Marcos habang humunguya ng nganga. Pero Tandang Marcos, buhay po ng mga kabaryo natin yung nakasalalay dito. Alam ko po na hindi niyo po matitiis na tignan yung mga kabaryo natin na magdusa sa kamay ng mga rebelde. Muling wika ni Simon. At sa pagkakataong iyon ay nakuha niya ang atensyon ng matanda. Teka, walang nabanggit sa akin si Ramulo tungkol sa bagay na yan. Pero sa tingin mo, may pakialam ba ako sa ibang tao? Tugon ni Tandang Marcos. Laking gulat niya nang biglang lumuhod si Simon sa kanyang harapan. Nakikiusap po ako sa inyo, Tandang Marcos. Mapapahamak po yung mga kabaryo natin. Wala po silang kalaban-laban. Sana po isaalang-alang nyo yung kapakanan ng nakararami. Pagmamakaawa ni Simon. Inakala niyang hindi diringgin ng matandang manggagamot ang kanyang kahilingan. Pero nabuhayan siya ng loob sa sinabi nito. Teka. Sino bang may sabi na hindi kita tutulungan? Oo, wala akong pakialam sa mga tao sa baryo dahil may mga sarili silang buhay. Pero hindi nangangahulugan na hindi ako nag-aalala sa kapakanan nila. Sa palagay mo, bakit ako naging isang manggagamot sa baryong to? Pero ang magiging kasagutan ko ay nakasalalay sa mga pagsubok na pagdaraanan mo. Kapag hindi ka pumasa sa pagsubok, hindi mo makukuha ang tulong namin. Uwi ka ng matanda at dahil sa sinabi nito ay muling nagkaroon ng pag-asa si Simon. Wala pong problema, Tandang Marcos. Kahit anong pagsubok haharapin ko, makuha lamang yung tulong nyo, di ba to? Tugon ni Simon. Sinabihan siya ng matanda na bumalik kinabukasan para sa kanyang pagsubok. Tuwang-tuwa naman itong nagpaalam. At habang tinitignan ni Tandang Marcos si Simon, napatanong naman si Bato sa kanyang maestro. Guro, sigurado ka bang tutulungan natin sila? Hindi ba sila yung nagpahiya sa'yo? Wika ni Bato. Alam mo, Bato, isa sa mga aral na itinuro sa akin ng aking nasirang maestro na si Tandang Agustin. Huwag mong iharang ang nakaraan sa iyong daanan sa hinaharap dahil hindi ka makakarating sa paroroonan mo. At isa pa, nakalimutan mo na ba na ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya? Wika ni Tandang Marcos at kaagad na silang pumasok sa loob ng bahay. Sa kabilang dako naman, ibinalita ni Simon ang nangyaring pag-uusap nila ni Tandang Marcos sa kanyang ama at maestra. Natuwa naman ang mga ito sa naging resulta. Pero ang pangamba ni Simon ay ang pagsubok na kakaharapin niya kay Tandang Marcos. Malakas ang matanda at maraming alam pagdating sa mga dasal pang laban. Hindi biro ang karanasan nito sa dasal pang kumbating pisikal. Kaya naman, buong gabi gising si Simon. Paulit-ulit niyang inisip kung ano ang mangyayari kinabukasan. Hanggang sa narinig niya na lang na tumilaok na ang manok. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng antok. Mas nangibabaw sa kanya ang pangamba sa mga maaaring maganap. Pagsikat ng araw, kaagad nang naganda si Simon. Ngunit bago siya umalis, biglang dumating si Goryo. At kagaya ng unang pagkikita nila ni Simon, niyakap siya ni Goryo at hinalikan sa pisngi. Magandang umaga, Simon. Ang sarap mo talagang yakapin.
wika ni Goryo. At kaagad siyang hinawi ni Simon at nagpatuloy sa pag-alis. Ngunit laking gulat niya nang sabihan siya ng kanyang ama na sasamahan siya ni Goryo papunta kay Tandang Marcos. Ano po tay? Wag na po! Siguradong manggugulo lang po yan si Goryo eh! Tugon ni Simon. Ngunit nagpumilit si Romulo. Dahil nais niyang may sumubaybay kay Simon habang dumadaan ito sa pagsubok. Wala na ding nagawa si Simon, kaya't hinayaan niyang sumama si Goryo. Habang nasa daanan, hindi maiwasan ni Simon ang mainis dahil nakahawak ang kamay ni Goryo sa braso niya na parang isang babae. Dahil ang daanan papunta sa bahay ni Tandang Marcos ay sa loob ng kagubatan. Nakakatakot ang daanan kung baguhan ka palang napapasok doon sa lugar. Ano pa naman to? Grabe kong makaawak eh. Ano ko ba, linta? Alam mo, Goryo, nagtataka ako sa iyo eh. Ang tigas ng pangalan mo pero kasing lambot ka ng bulak. Ano ba yung pagkatao mo? Ano bang kinain ng tatay mo at binigyan ka niya ng ganyang pangalan? Wika ni Simon. Ngunit natawa lang si Goryo sa kanya. Patuloy pa rin siya sa pagkapit kay Simon. Pagkarating nila sa bahay ni Tandang Marcos, nakita nilang nakaupo ang matanda sa isang bangko sa ilalim ng puno. At sa tabi niya, may mga trosong pinutol ng maikse. Tag-iisang metro ang haba. Hindi lang ito basta troso. Ito ay mga uring netibong mga kahoy at napakatitigas. Mabuti naman at nandito na kayo. Oh, Simon, sino yung kasama mo? Bungad ni Tandang Marcos, kaagad namang inalis ni Simon ang pagkakakapit sa kanya ni Goryo. Si Goryo, kaibigan po ni tatay at maestra. Ewan ko nga po kung bakit pa sumama dito yan eh. Siya nga po pala, Tandang Marcos. Para saan po yung mga troso? Tugon ni Simon. At kaagad namang ipinaliwanag ng matanda kung para saan ang mga troso. Paubos na kasi yung mga panggatong namin. At papasok na ang tag-ulan. Kaya kung maaari, bago tayo magsimula, ipagsibak mo muna kami ng kahoy. Wika ng matanda, sabay abot ng palakol kay Simon. Hindi pa sana tatanggapin ng binata ang palakol, pero napilitan siyang kunin ito nang muling magsalita ang matanda. Ano? Bakit hindi mo kunin? Kailangan mo ba ng tulong ko o hindi? Aba kung hindi, pwede na kayong umalis. Wika ni Tandang Marcos, sabay lapag ng palakol sa lupa. Kaagad naman itong dinampot ni Simon at padabog na naglakad papunta sa tumpok ng mga kahoy at nagsimulang magsibak. Habang ang matanda naman, nakaupo lang sa bangko. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Simon. Nang tignan ni Simon si Goryo, nakatitig ito sa kanya na parang isang batang nahuhumaling. Hay, Goryo! Itigil mo nga yung ginagawa mo sa akin. Nakakailang ka! Wika ni Simon. Pero sa halip na umalis si Goryo, lumapit ito sa kanya at pinahiran ang kanyang pawis. Nako Simon, napakagwapo mo pala kahit pawis ka. Amin na, pupunasan ko yung pawis mo. Ayos mga idolong kaninuno. Ako itong kwento na to. Kahit wala masyadong elemento, aswang, engkanto, hindi ko maiwasang mamangha. Kasi talagang nangyayari yung ganitong usapin eh. Yung mga antingero ang nakakalaban pa nila mismo, mga pulis. At syempre hindi din maiiwasan yung panganib mula sa mga rebelde.
Kaya, ano kayang mangyayari? May pagtatanggol kaya nila Simon, yung taong bayan? Tutulungan kaya sila ni Tandang Marcos? At kakayanin kaya nila yung puwersa ng pulis at puwersa ng mga rebelde? Antayin natin yan sa mga susunod na yugto ng ating kwento. Maraming salamat. Bye!